Magandang umaga, mga kapatid. Ipinagdiriwang natin ngayon ang araw ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Father Mosky. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay. Ngayong araw na ito ay natalo na ang kasalanan, nagapi ang kamatayan. Tayo ay magalak at magdiwang sapagkat ang ating Panginoon ay nagwagi sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Salamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa I'm
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu. Sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nagsalita si Pedro, alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea ng mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at kapangyarihang bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoos na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak tayo't magdiwa. Araw ngayon ang may kapal. Magalak tayo't magdiwa. O, pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ang may kapag magalak tayo't magdiwa. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko.
kapal, magalak tayo't magdiwa. Ang batong natakwil ng nangangagtatayo ng tirahang bahay sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ang pagkapal, magalak tayo't magdiwa. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat para sa awit tungkol sa mabuting balita. Purihin si Hesukristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan.
Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Ngayon po ang araw na inaabangan nating lahat bilang mga Kristiyano. Dahil po sa araw na ito, inaalala natin. Sa araw na ito, pinagninilayan natin kung bakit nga ba tayo tinawag na Easter people, the people of the resurrection. Habang pinagninilayan ko po ang mensahe ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay, dinala rin po ako sa aking pagninilay sa kanyang pagkabuhay bilang tao, His incarnation. Sa parehong okasyon, in both glorious events, one element stood out. Isa ang common sa kanila. Jesus chose to be born and to be reborn of all places in a cave, sa isang kuweba, isang yungib, isang kuweba para sa isang kuna at kuweba para sa kanyang libingan. A damp, a dirty, and a dark cave. Damp, cold, and lifeless. Nung ipinanganak si Jesus, ayon sa tradisyon at sa ating church father na si Saint Justin the Martyr, he was a second century Christian apologist, si Jesus ay isinilang sa isang kuweba sa labas lamang ng bayan. Dahil walang gustong tumanggap sa kanila, nakakita sila ng isang malamig, madilim at maruming kuweba kung saan karaniwang inilalagay ang isang hayop. Nang si Jesus naman ay muling nabuhay, siya ay nasa isang malamig at walang buhay na kuweba, isang libingan na natatakpan ng isang malaking bato. Sa parehong okasyon, mayroong isang bagay sa loob na nagpabago sa malamig at walang buhay na kuwebang ito. Sa loob nito, may isang bagay na puno ng init at buhay. Inside, it could not contain a body warm and alive. It could not hold in life. In Jesus, life bursts forth. Sa ating ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, isipin ninyo ang mga mula sa itaas, hindi ang makalupa. Namatay kayo at sa Diyos natatago ang buhay kasama ni Kristo. Think of what is heavenly and not what is worldly. Diba ho, sa ating preparasyon sa panahon ng Kwaresma, sa pagdarasal natin, pag-aayuno, pangungumpisal, nangangakong tayo ay magbabago. We died in our sins, and now we rise into new life in Jesus Christ. Puno po ng sigla at buhay ang ating mga pusong dating malamig at walang buhay. Our cold and lifeless hearts, like that of a damp cave, have burst forth, full of warmth, full of life.
All because of Jesus. Kung wala si Jesus na muling nabuhay, mga kapatid, tayo ay mananatili sa malamig na kuweba ng kamatayan. Damp cave. But it was also dark, silent, and depressing. Nung isinilang si Jesus sa isang kuweba, madilim. Walang masasayang mga ilaw, walang masasayang musika o tunog, walang pagdiriwang. Sa madaling salita, malungkot. Nang muling mabuhay si Jesus sa isang kuweba, balot din ng kadiliman ang bawat sulok ng kuwebang iyon. Pero sa parehong okasyon, mayroong isang bagay sa loob na nagpabago sa tahimik at nakakalungkot na kuwebang iyon. Sa loob, may isang bagay na bumasag sa kadiliman na naghahari sa kuwebang iyon. Inside, it could not hold in the light. In Jesus, light bursts forth. Sa ating unang pagbasa, hindi lamang nagpatunay si San Pedro sa mga bagay na nangyari noong kasama pa niya si Jesus nung nabubuhay pa siya. Mga bagay na parte na ng kanyang kasaysayan. Nagpatotoo din siya sa mga bagay na pananampalataya lamang kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay ang makapagpapatunay. Peter was witnessing to all what he has seen and heard and now was testifying to it with courage. He was filled with the light of faith. Pero tandaan nyo kung saan siya nanggaling bago dito. The apostles were hiding in the upper room with great fear. Ngunit nang magpakita sa kanila si Jesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at ipadala ni Jesus ang kanyang banal na espiritu pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit, sa parehong silid kung saan sila takot na takot, ang mga nakakandadong pinto ay bumukas at sila'y humayo na puno ng tapang, tiwala at pananampalataya. The light radiating from them could never be contained, all because of Jesus. Kung si Jesus na muling nabuhay, sila, dahil kay Jesus na muling nabuhay, sila ay may nagkaroon ng tapang at ng lakas ng loob. Kung wala si Jesus, sila ay nanatili sa madilim na kuweba, nakawalan ng pag-asa. Damp, dark, pero hindi lang yon, dirty, madumi, puno ng dumi. Nang ipinanganak si Jesus sa isang kuweba, puno ito ng maraming uri ng hayop. At kung saan may mga hayop, mayroon ding dumi at umaalingasaw ang baho. Nang si Jesus ay muling nabuhay sa isang kuweba, inilibing siya sa isang kuweba ng bato at lupa, dumi, upang takpan ng inaasahang alingasaw ng amoy ng kamatayan ang nabubulok na bangkay. But in both events, there was something inside that transformed this cave full of dirt, full of dung. Inside, there was something that was oozing with sweet aroma. And it could not hold in what was pure, spotless, and holy. In Jesus, grace and hope burst forth. You know, the gospel was written in the light of the resurrection of Jesus Christ. So in a way, parang isinulat siya ng pabaliktad. It was recalling what had happened in their life with Jesus, but in the view of the resurrection of Jesus. The past made sense only with the resurrection of Jesus. Kahit pag binabasa natin ang Biblia ngayon, binabasa natin ng lumang tipan, we read the Old Testament in the light of the New Testament, and then only will it make sense. Because of the resurrection, we have hope, and we can rely on that hope and that promise. Na kahit po gaano kadumi
ang ating nakaraan. Dahil kay Jesus, maari tayong magbago. Kung wala si Jesus na muling nabuhay, mananatili tayo sa maruming kuweba ng kasalanan. My dear brothers and sisters, today, our caves bursts open because of our risen Lord. Our world is a cave, damp, dark, dirty, and yet He still chose to be born in it so that He could transform it by His life, by His passion and His death, by His resurrection. He was born in it, He dwelt in it, and He broke free from it so that we who were born and who dwelt in this damp, dark, and dirty cave, this cave of death, despair, and sin, can break free from them. That is why death, despair, and sin can never hold in the life, light, and hope of Christ resurrected. Kaya mga kapatid, tayo ay magsaya at magalak. Dati tayong patay sa kasalanan, muli tayong nabuhay dahil kay Kristong muling nabuhay. Iwanan na po natin ang mga kuweba ng kadiliman at kamatayan. Let us go out of our tombs. Iniwan na ni Jesus yan. Wala si Jesus dyan. Christ is risen. Christ is alive. Amen. Tayo po ang lahat. Ngayon po ay sasariwain natin ang ating mga pangako sa ating pagbibinyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ng matapat ang paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng Kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panuhala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng Kanyang angkan, pakisagot ninyo itong mga katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang mga katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Jesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat,
alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama at ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibig niya, isang Panginoon ang kininadilaan. Nabili ni Jesus noong siya'y lumisa, tayo'y magkatipon sa pagmamahala. Isang pananampalataya, isang pagbibig niya, isang Panginoon ang kininatilahan. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, dalhin sa'y napag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibig niya, isang Panginoon ang kininatilaan. Mga alagad ko, paano makikilala tapat nilang pag-ibig? Wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibig niya, isang Panginoon ang kininatilahan. Nabili ni Jesus noong siya sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibig niya, isang Panginoon ang kininatilahan. Isang pananampalataya, isang pagbibig niya, isang Panginoon ang kininatilahan. Para sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya naman, buong pagtitiwala tayong umaasang ipagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ating itutugon, Amang mapagmahal, dinggin mo kami.
Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdig na kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan, at pagtataguyod sa karangalan at karapatang pantao. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan, at mga biktima ng karahasan ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay.
Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupi. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, mapupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Sitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayun din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Honesto, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kalagasan. Pag-ibig ang siyang buklod na di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawala. Patlod ang Diyos natin, Diyos na pag-ibig, pagmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay pag-ibuti na may Diyos tayo nagmamahal. Siyang sumakot sa bawat pusong uhaw sa pagsuyod. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo at patulungan. At kung tayo'y bigo, ay waling muti na may Diyos tayong nagmamahal. Pag-ibig ang siyang pumutaw sa ating puso at kaluluwa. Ang siyang natulog sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkamala. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag imuti na may Diyos tayong nagmamahal. Ating ikala sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't tulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos na pag-ibig, magmahalan tayo't matulungan. At kung tayo ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ang Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo po muna ang lahat para sa pagbatidbayan mula sa ating parokya. Ang lahat ay inaanyayahan sa UCLSS na sponsored ng Voice of God Community sa ika-anim hanggang ika-pito ng Abril sa Paris Center. Kung ikaw ay single, may edad na 13 to 25, pwede kang sumali sa CLSS mula sa ika-8 na umaga hanggang ika-5 ng hapon. Tawagan ang opisina sa ibang detalye. Ang Fiesta Mass ng Divine Mercy ay sa ika-7 ng Abril sa ika-3 ng hapon. Ang Nubina ay tuwing ika-5 ng hapon bago ang Misa na ika-6 ng gabi. Ang prosesyon ay sa pagkatapos ng Fiesta Mass. Sa ika-6 ng Abril, unang Sabado ng buwan, ang Confraternity of Our Lady of Lourdes ay nag-aanyaya sa Dawn Rosary Procession sa ika-5 kalahati ng umaga at susundan ng Misa sa ika-6 ng umaga. Marami pong salamat. Magsitayo na po ang lahat. Remember, my dear brothers and sisters, that we are an Easter people. Kailangan makita sa ating pamumuhay ang buhay na si Kristo. Let us live our lives today full of hope and full of joy. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos na walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya na kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan, sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. I was super available, Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is the song of forgiveness. And the song of gentle mercy and of peace. I will sing forever of your love, O Lord. For you are my refuge and my strength. You fill the world with the life-giving spirit that speaks your word, your word of mercy and of peace. I will sing forever of your love, O Lord. Yes, I will sing forever of your love, O Lord. Thank you.